What's up sa inyo mga idol? Welcome back, maligayang pagbabalik dito sa aking channel. At sa video na to, syempre, ipapakita ko sa inyo kung paano ko didesignan yung aking tora-tora. Papabalatan natin siya ngayon ng Pilipinas naman. Kasi ngayon lang ako gagawa ng ganito, tora-tora na Pilipinas. Kasi ang ginagawa ko panagi na design, diba, Jeff Kai? So, dati gusto ko pang gumawa, kaso nga lang, hindi kasi yung charol plastic kasi medyo hindi siya kasing kapal at kasing lapad ng plastic na gagamitin natin ngayon na ma-flex na galing kay Kuya Franz TV. Salamat ulit sa'yo, ano, idol. Tsaka syempre, subscribe nyo na rin yung channel niya, si Kuya Franz TV. Huwag na yung kakalimutan, tulungan natin siya dahil isa siya sa mga tropa ko. So, tara, simulan na natin to. So, eto nga pala yung frame ng ating tora-tora. Ayan. Ganyan ang style ng aking tora-tora, mga lods. Magkakaiba kasi tayo ng gawa sa tora-tora. Ayan, yun yung mabuti. Ayan. So, style na natin to. Gawa na natin siya ng pabalat. So, eto na. Nagsimula na tayong gawin yung kanyang araw. Ayan. Siyempre, i-ano ko muna siya sa frame para may palatantaan tayo. At i-drawing natin yung araw. Dapat sakto lang sa inyong frame yung hugis ng araw, di dapat lumagpas. Ayan, kaya tinansya natin. Tapos yung plastic natin nakatupi yan sa dalawa, so bali doble yan, yung plastic na yan. Ayan, dinodrawing ko yung kanyang mga sinag para may palatanda na ako kapag ikakat ko na siya. Tapos syempre gagamit ako ng ruler tsaka cutter para tuwid yung pagkakahati ko sa mga straight line. Ayan. Tapos dapat hinay-hinay lang para hindi magkamali. So ganito ako gumagawa ng sinag ng araw para dun sa aking Pilipinas na pabalat. Ganyan lang. Panoorin nyo mabuti. Ayan, so patapos na. Pagkatapos natin ikat yung araw, ayan, nagkat na rin tayo ng star o kaya ay ng between, yung tatlong between niya. Ayan, may pattern din tayo na karton para hindi tayo mahirapan. Tapos pagdidikitin na lang natin yung blue tsaka yung red dahil dyan natin itatapal yung tatlong star tsaka yung araw. Ganyan lang. Kita nyo yung plastic natin, medyo mas malapad siya kumpara sa charol plastic. So ayan, naitatapal na natin. Dapat sakto lang sa frame nyo. Ayan. Ilapat nyo ng maayos, tsaka ng hindi kusot-kusot bago nyo pasuin. Para maganda yung pagkakalagay ng design. So ayan, papasuin na natin yung mga gilid. Para dumikit. Ayan, pakita natin ng mas malapitan para makita nyo kung paano ko siya pinapasok. Ganyan lang. Tingnan nyo mabuti, mga idol. Ayan, sunod na yung between o kayong star natin. Ayan, so pagkatapos natin ilagay yung kanyang mga design, syempre, pagkatapos natin i-dikit, gugupitin natin yung likod para kahit baliktaran siya, makikita pa rin yung design. Tsaka para mas magaan kasi mabigat kapag hindi pa natin inalis yung kanyang doble sa likod. Okay? So tara, start na natin itong gupitin. Ayan. Cut muna natin palibot para dun sa bilog ng araw. Tapos sunod natin yung mga sinag. Dahan-dahan lang kayo sa paggupit kasi pwede kayo magkamali dyan. Baka pati yung araw sa likuran o kaya yung kulay yellow na pabalat magupit nyo, kasi ganun ako minsan, nagkakamali ako sa paggugupit eh.
Ngayon, maingat na tayo para hindi masayang yung plastic, di ba? Pagkaganda pa naman ng plastic kung masasayang lang. Tsaka mauulit na naman yung inyong paggawa. Ganyan. Para double-sided kumbaga o kaya ay magkabilaan makikita mo yung design kapag ginupit mo yung likod. Ayan, nagupit na natin yung likod niya. Ganyan yung tsura niya. Ayan. Ito yung likuran, tapos sa kabila, syempre, yun yung harapan. So, lagay na natin yung ating frame dito para syempre, may balot na natin siya. Let's go! Ayan, lapat na natin siya sa frame natin. Sabali yung araw natin ay kalahati lang. Ayan. Ganyan lang. Inuna ko sa ulo na idikit. Kasunod niyan ay pumunta ka sa may buntot sa dulo para hatakin yung pabalat at idikit mo doon. Ayan. Tuloy na natin sa bandang ulo dahil naidikit na natin sa bandang buntot. Nahatak na rin natin. Huwag niyong masyadong batakin ng sobra kasi masisira yung plastic o kaya ay baka ma-dislocate yung inyong frame. Ayan. Tapos, syempre, sunod na natin yung mga ibang parte. Sa pagpapaso niyan, kailangan bilisan mo na idampi ka agad yung kamay mo pagkapaso mo ng katol para madikit siya. Ganun yung technique sa plastic na binili natin kay Kuya Franz. Ayan. So, minsan, nakakapaso rin pero masasanay rin yung daliri mo o kaya yung palad mo dyan sa init ng katol kapag dinadampi mo sa plastic. Ganyan lang magpabalat mga idol gamit ang katol. So, nung hindi pa ako nagra-rugby, katol din ang ginagamit ko kapag plastic yung pabalat ko eh. Tapos, bawat gilid o kaya ay sa mga part na ididikit nyo, hatakin nyo lang siya ng kaunti. Okay, unatin nyo lang. Huwag nyong masyadong patakin kasi sabi ko nga, pwedeng ma-disalign yung frame ng gurion nyo. Hindi na pantay, di ba? Ganyan lang. Yan, nasa buntot na tayo na part. Tapos, inalis na rin natin yung mga sobra para malinis siya tignan. Ganyan. Ayan. Ilinisin lang natin. So, ganyan lang kasimple sa pagpapasok mga idol. Madali lang yan, lalo kapag magpa-practice ka. Malapit nang matapos. So, ayan na, tapos na. Mga idol, finish product. Napakaganda, napakaangas, di ba? Ayos ba? So, ganda ng design. Yun, Pilipinas sa Pilipinas, oh. Bagong Pilipinas! Bagong mukha, BBL, di ba? So, bale, malapit na yung botohan dito sa ating bansa, syempre, vote-wise. Basta ako BBM ako, di ba? So, hanggang dito lang muna yung ating video, mga idol. Sana may natutunan kayo at nag-enjoy kayo sa video natin ngayon, okay? At sa mga bagong bisita pa lang dito sa aking channel, syempre, ano pang hinihintay mo, pindutin mo na yung subscribe at yung notification bell para lahat ng i-upload ko na videos, updated ka, okay? So, kita-kits na lang sa next vlog, tapos kapag ipapalipad na natin to, okay? God bless!